pinsan kaya da. Hello mga kalingapa, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po ay sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Caliada. Paki-like and share po nitong video nito para mapalawak po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo po kalimutan na pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated po sa aking mga bagong uploads. At please po, huwag po kayong mag-skip ng ads kasi malaking bagay po yan sa pagtulong po sa atin, natin sa mga taong nangangailangan po. Yan, imbitado po si Jeremy at si Leanne dito sa birthday po ni Rina. So, ayan mga kalingap. At kakanta po dito si Jeremy. At ayan na no. Maraming salamat po sa nag-imbita kay, ano, kay Ninang Pao. Salamat po dahil inimbitad si Jeremy at si Leanne. Ano. So, ayan mga kalingap. At ano, kinakabahan ka? Mukhang kaba na. Normal lang po. Normal lang. Pero kaya ngayon. Maraming camera tututok sa iyo mamaya ha. At hindi naman si Leon. Pampalakas ng loob mo. Ba? Ayan. So ayan. Ano nga kantay mo? Simpleng tulad. Yun. Alright. Mga kalingap. Ayan. Dito na din si Leon. Oh. Dito. Kamentahan ka ata kay Leon. Wow. Yan na ba yung pinili ni Leon? Galing yan kay Ninang Pao. Salamat po, Ninang Pao. Ay, grabe, ang ganda mo. Yan din po yung binili, Ma'am. Ay, Ma'am. Din niya, oh. Ganda, oh. Yung masasabi mo kay ano? Ganda po, sir. Masasabi mo kay Ilya? Ang ganda po. Ang ganda mo tuloy, eh. Nahihiya ako. Ba't nahihiya ka? Ikaw na ngayon ang nahihiya. Ay, hindi mo pa, Mama. Nahihiya ka na kay ano? Okay, time out. Bro. Ayan. Jeremy mo. Pwedo, kilala mo. Gino ba? Frenzy, let's be alam mo. Madami dyan. Kalimantan. Pwede din mo kalimantan. Ngayon yung makikilala sila. Tangkad po pala niya. Ni Kuya Edu. Tangkad? Oo. Pwede ka lang mamaya. Oo. Maya ha. Dapat parusok kayo makipagsama yan ha. Makalinga po. Anong masasabi niyo? Ito na. Magsisimula ng Ebel. Yung na-check na gito ka na rin ako. Kumain ka ata. Normal lang. Ha? Normal lang. Kahit parang nangihina ang boses mo. Yung ano, pause pa ako. Parang nag-ano po kagabi. Nagkanta din po kagabi. O ikaw, Lea, kamusta? Ano po lang, hindi ko po na-expect na ganito kaganda yung setup. Okay naman po ako, tapos ano na, opo, medyo nahihiya lang po kasi nakasama ko na, tsaka nakita ko na po yung talagang mga kagrupo po niya pala. Opo, tapos doon-doon po si Mama na nakita niya po si Kuya Rob, tsaka yung iba pa po tulad po ni Dr. And po, masaya po kami. Enjoy kayo dito, ha? Nang huwag ka nga mamaya kabahan at saka enjoy mo lang yung pagkanta baka mamaya kasi ano nang nanginginig yung boses mo nang huwag kang masyadong kabahan kasi ano nang kalingap naman to at saka nang marami sa yung natutuwa kaya galingan mo mamaya. So ayan, kamusta Jeremy yung pagkanta mo? Yung saya at pagkakaba po, sama na naman ulit. Bakit? Pero pinilit ko pa rin pong laksan yung loob ko dahil maraming taong nakatulog. First time ko din po maraming nakatutok na camera sa pagkanta ko. At hindi ko rin po na-expect na maiimbitan ako na ni Ate Rina sa kanyang arawan. Na sobrang nagulat po ako at nakasama ko rin po ang Team Kalingap. Mm. Kamusta naman nung after na may kanta mo at yun na kaya nga sinasama kita sa mga ganyan para maglakas yung confident mo sa sarili mo. Kamusta ang anong pakiramdam ng nakapagkanta ka sa maraming tao at maraming camera naka ano tutok sa iyo? Umanga din ba ako sa sarili ko dahil
kahit na kinakabahan ako nung time na po nung na, bigla pong nagpaalala sa akin yung Bob Maya sa video kalagitan or panghuli na po. Nilaksan ko na po yung boses ko para marinig nila at mangbago sa boses ng ginawi ako pong kanta. Nung natapos ko pong kantahin yung gusto kong iwatin kay Ate Rina bilang kabirti sa kanya, naging magaan po yung loob ko dahil naibigay ko po yung best ko na yung kainan ko sa pagkanta. Na humanga din po ako sa sarili ko dahil maraming humanga na ibang team Kalingap, lalo na po sa pag-alis nila ngayon na maraming pong nahusayan sa pagkanta ko doon. Pati si Kalingap Rad na believe sa iyo, di ba? Talagang husay mo daw magkanta at sana tuloy-tuloy. At huwag ka sanang mahihiya lagi ano. Itong ginagawa kong pamamaraan na para mas lalo kang ano, maglakas ng ang loob mo ano. Patuloy mo lang yan, ilabas mo ang talento mo. Diba, maraming naniniwala sa iyo. At doon si Leian, isa pa nagbigay sa iyo ng ano, ng lakas ng loob para makapagkanta ka ng ayos. Sa una kinabahan ka, pero at least nagawa mo yung ano mo, yung talent mo. At humanga ako sa iyo at talagang ginawa mo yung best mo para makapagkanta ng ayos. Diba? So sa ngayon, anong bagay ang natutunan mo sa sarili mo na ginawa natin ngayon araw? Base po dun sa pangyayari po ngayon araw, siguro nagpapasalamat po ako dahil sa mga sobrang pasasalamat po sa mga biyayang natatanggap ko ngayon. Dahil nakasama ko po kayo, nakilala ko po kayo, mga Kalingap, nakasama ko sila, lalo na si Ate Rina sa kaarawan niya, na kahit iba ay ano po, na imbita po ako sa kanyang kaarawan, napaka ano po, sobrang surprise po at laking pasasalamat. Yun ang natutunan mo ngayong araw. Kumusta man, nagandaan ka sa kaibigan mong si Leian? Ang ganda nga po. Ang ganda? Lalo na po pag ganun ang suit niya. Nagbagay? Ang puti? So ano masasabi mo kay Leian at mapapanood niya to? Kasi hindi ka nakapaalam. Ang masasabi ko kay Leian na nung paglingon ko, hindi agad kita nakita. Nagpapaalam pa sana ako kaso bigla ka hinawala. Maraming salamat sa pagsama mo sa pag-imbita sa atin, sa pakikijoin mo. Dahil nakasama kita kahit ilang oras lang, ingat kayo sa pag-uwi at kayo ni nanay, maraming salamat sa pagpunta. No, so ano, nabusog ka naman sa kinain, ang daming handa, di ba? May lechon pa, no? Sobrang dami pong handa, alas di ko lang po maubos, pinilit ko lang pong ubusin, nakakaya po. Pero at least, enjoy man. Sobra po. So, ayan, pati sila Kuya Bal, nandun din. Nakita mo? Tama, ayan. At tuloy-tuloy lang sa ganyang talento, ano. At nandito si Kuya Vincent po, tutulong sa iyo sa abot ng aking makakaya, ano. At meron sa iyo nagpadala. Iabot ko daw pang allowance mo. So, ayan, Jeremy, may pinabot sa iyo. Pinabot sa iyo ni Sir Nelson, isa siyang tricycle driver. Na nagpaabot sa iyo, nandito lang din siya sa Pilipinas, naawa siya sa iyo sobra. Pasalamat po kay Nelson. Sobrang pasalamat po. Maraming salamat po dahil na kahit na tricycle driver lang po siya, nagbigay pa rin po siya ng tulong, nag-abot. Maraming salamat po. Kaya Nelson, mag-iingat ka po palagi sa pagpapasada mo. At sana marami pong ibang matulungan ka lang ako. Maraming salamat. Ingat po lang. So, ayan. At hatid na kita sa inyo. Tara na. So, ayan. Hatid na kita dito, Jeremy. Para makapagpahinga ka na. Ito po pala yung sabi ko yung magpupuod sa kanina. Habang doon po tayo sa event, habang busy po ang lahat sa kasiyahan, parang bigla po may pumasok sa isip ko na parang mag-walk out na lang po, mag-sarali na lang, umuwi na mag-commute na sabi. Tapos, huwag naman po alam kay Kuya Vincent. Tapos parang kinakalaban ko yung sarili ko. Ano. Bakit naiisip mo yun? May napasok sa sarili mo? May ano, bubulong, ganun? Hindi ko po alam, basta bigla na lang po na ano sa isip ko. Ano ba yung naiisip mo? Pag nagsasama-sama po talaga yung mga iniisip ko, nagkakaganin po ako. Diyan sa problema mo.
yan yung sinasabi ko sa iyo, ano, Jeremy. Kalimutan mo na yung bagay na nagpa, ano, ng sarili mo, nagpa-stress. Kasi kung hindi mo kayang pigilan yan, ikaw maapektuhan yan. Tandaan mo, nandito ako si Kuya Vincent. Kaya nga, ginagawa ko lahat ng paraan para makalimutan mo yung mga bagay na mapapait na nangyari sa buhay mo. Diba? Kaya dapat kailangan mong labanan yung mga ganyang bagay. Ikaw lang makakatulong sa sarili mo, Jeremy. At ibang tao. Lahat naman ng tao may problema yan. Hindi dapat yan ini-stay yan. Dapat yan pinapalipas, kinakalimutan. Dahil kung pilit mong laging iniisip yung ganyang problema, ikaw at ikaw ang maapektuhan yan. Masasayang ang pangarap mo kapag ikaw nagpa-apekto sa mga bagay na nagpadala ka dyan sa mga problema mo. Kaya ginagawa ko lahat yung ganito, sama ka, nililibot kita para kahit papano maliwanagan ka. Kasi lahat ng nangyari sa problema mo, sa buhay mo, nangyari na yun at never na yung may babalik, Jeremy. Kaya mag-focus ka sa panibagong bukas, panibagong ikaw. Kasi parang yung kahit pinulitin ko po kasi yung alisin sa age, wala, hindi talaga ano, talaga kung mabalik po kahit na yung sobrang saya mo na kahit na gusto mong kalimutan, bigla na lang po naiisip. Kasi, oh, alam ko, naiintindihan kita. Alam mo bakit lagi mo naiisip yan? Kasi nagpapatalo ka sa isip mo. Kumbaga, tinatalo ka ng isip mo. Dapat maging strong ka, Jeremy. Nakaya mo na nga ng ganito na mag-isa. Pero magpapatalo ka pa ba? Dapat hindi ka magpatalo, Jeremy. Ikaw dapat ang gumawa ng paraan para malimutan mo yung mga bagay na nagpapalugpok sa iyo, lugmok. Diba? Sana tandaan mo itong mga sinasabi ko dahil para sa ito, Jeremy. Ano? Mas pilitin mo maging masaya kaysa maging malungkot. Dahil hindi kayang palitan ang kasiyahan, ang lungkot. Diba? Maging matatag ka, Jeremy. Isipin mo yung pangarap mo sa pamilya mo. Dahil kung magpapatalo ka, ikaw ang maapektuhan. Ha? Yan yung isang bagay na dapat mong kayanin sa buhay mo. Pag may bagay na alam mo nagpapagulo sa isip mo, magdasal ka, Jeremy. Ipagdasal mo yung bagay na ganun. Nakakayanin ko to. Lord, gabayan mo ako. Huwag mo akong pabayaan sa ganitong problema. Alam kong malalampasan ko itong bagay na to, itong problemang to, dahil naandiyan ka, katabi kita. Di ko lubos maisip na kahit pala sinasama kita, may ganun pa rin palang naiisip ka. Palagi. Palagi? Bumuwi na pang bahay. Bigla kang nalulungkot. Bigla na lang pangyari. Kasi nga nagpapa-apekto ka. Tandaan mo, Jeremy. Ito, Jeremy. Parang libro lang yan. Ang problema, parang libro lang yan. Pagkakamali, parang libro lang yan. Sa kada page, may mga nakalaan na word, no, mga salita na kapag binasa mo yan, dun ka matututo at lilipas ka na. Lilipat ka na sa isang pahinang pang page. Para ano, basahin lahat yun at para matuto ka. At lilipat ka na naman sa isang page, babasahin mo yun para matuto ka. Nagigits mo yung gusto kong sabihin? Parang sa buhay ng isang tao, na kahit simula ngayong gabi hanggang pagkaumaga, lipas na. Dumaanin to, sabi na natin hanggang mag-alas 12, nagkaroon ka ng problema. Pagkaumaga, dapat lipas na. Panibagong natutunan na naman dapat. Kay Vincent, yung time po na umiyak ko, nung mag-isip ako nung hindi ko po kayo nakikilala. May nasulat po ako sa notebook na tungkol po dun sa gusto kong iparating.
Ano yung naisulat mo? Ay, nasa ano po yung notebook. Mm. Pwede ko ano po. Pwede ko kong basahin. Sige, ikaw. Tungkol saan ba yun? Yung gusto pong iparto yung bilang kuya. Sige, basahin mo. Ito po yung ipinapahihatig nung panahon po at araw na mag-isa po ako. Ito po yung isulat ko yung mga nasa sa lobby ko po. As, ang sinasabi ko po dito is, mga kapatid ko, patawad. Patawad dahil bilang kuya nyo, hindi ni kuya may bigay ang mga pangangailangan nyo. Maunawaan nyo sana si kuya. Ngayon kasi nag-aaral pa ako para din sa atin. Konting tiis na lang mga kapatid ko. Makakatapos din si kuya. At sa ganun, sana kayo din pagdating ng panahon, kapag natapos na din kayo, pag natapos na si kuya, kuya naman ang bahala at susuporta sa mga pag-aaral. Sa ngayon, kaya pa naman mag-tiis kahit na ngayon kay kuya na hindi kayo nakakasama araw-araw. Mabisita man lang. Nakikita ko din si kuya para sa pang araw-araw na pambasahe sa pagpasok sa eskwela. Inaamin ko minsan pinanginginaan ako ng loob. Pero sa tuwing may isip ko kayo, nanunumbalik ang lakas ko. Patuloy akong lalaban at magsusumika para sa pangarap ko. Na para din sa inyo, darating ang panahon mabubo din tayong lahat ng magkakapatid. Magkakasama. Patuloy akong magsusumika po kung mabuo tayong muli. Mahal na mahal kayo ni kuya. Minsan naman kapag masarap ang kinakain ko tulad po ngayon, alam niyo kayo ang una kong inaalala. Kung kayo ba'y kumain na, kung okay pa ba kayo sa araw-araw na hindi ko kayo kasama. Maraming mga bagay na maraming tanong sa isipan ko ang hindi po kayo bigyan ng sagot. Kapag naman nag-iisa ako, pinakausap ko na lang ang sarili ko. Habang umiiyak at tanong na bakit humatong sa ganito. Bakit kailangan pang magkahiwa-hiwalay ang ating mga magulang? Ngayon hiwa-hiwalay, watak-watak ang ating pamilya. Mahirap isipin pero kailangan tanggapin. Kailangan nating bumangon, lumaban kahit na wala sila ngayon. Nasa ibang pamilya na sila. May kanya-kanyang sawat mga anak. Masakit isipin na matagal na nagkasama-sama pero ngayon wala na. Alam ko yung parang gusto mong iparating. Kahit po kasi, yung sa araw-araw po kasi, yung masasabi mo pong sobrang sa'yo mo, pero dumating po yung time na ay, pumapasok sa isip yung mga problema. Iniisip mo yung kaantoon ng buhay mo. Magtulong sa mga kapatid mo. Yung po talagang pinanginan. Basta, ito, Jeremy. Kayanin mo yung mga bagay na nagpapahina ng loob mo, ha? Isipin mo yan. Yan, ginawa mo yan dahil inspired ka para sa mga kapatid mo. Gusto mong makatapos dahil sa mga kapatid mo. Gusto mong tumulong sa mga kapatid mo pag ikaw ay nakatapos na. Kaya wag kang paghihinaan ng loob, ano? Okay ba? Gusto kong marinig. Kakayanin ko ito, Kuya Vincent. Ayan po kay Vincent. Yan. Basta, pray lang, Jeremy, ha? Nandito ako. Kapag may mabigat kang problema, isabi mo sa akin. Kapag mayroon kang naiisip na bagay na hindi maganda, isabi mo sa akin, ano? Okay? Laging laksan ang loob mo, ha? Pakatatag. Huwag magpatalo sa hamon ng buhay. Bagkus gawin mo itong inspirasyon sa lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay dahil ikaw ang makakatulong sa sarili mo at mga taong nasa paligid mo na gagabayan ka sa tama. At least tama yan na i-release mo yan ng problema mo na iiyak mo. Sana balang araw maging masaya ka na at malimutan mo yung bagay na napapahina sa'yo. Masahan ko ba yun? Oh, sige, ako iuwi na at ginabi na ako. Maraming salamat. Ginam Pao, maraming salamat po sa pinabot niyong regalo. Hindi niyo pa rin po ako nakakalimutan. Maraming salamat po.
at narawin ko pong malaking utang na rin ang mga binibigay niyo biyaya sa ay maraming salamat, ingat po kayo palagi. Okay, sige, God bless. Bye-bye na, Jeremy. Bye po. Sige. Okay.